Hello, hello mga kaluto. Kumusta po kayo? Today po magluluto tayo ng napakasarap na tuna sisig. You know, it looks so yummy. Yan ang mga kaluto. Umpisa na natin ang paghahanda sa ating mga ingredients. Ayan ang ating tuna. I-drain muna natin siya. Any brand naman po pwede natin gamitin sa paggawa ng tuna sisig. Yan na strain natin at tatanggalin yung tubig mula sa alata ng tuna. Then ilalagay ng separate. Yan, ganun din ang gagawin natin sa isa. Tanggalin din natin yung sabaw. Yan na, drain natin ng maayos. Yan. Then na ilalagay ulit. Yan. Yan, siyempre, itatapon na natin yung sabaw. Hindi na natin gagawin. Yan. Ngayon naman, maghihiwa tayo ng sibuyas. Yan yung lagi nagpapaiyak sa atin. Yan. Any, ano naman, kahit puti, pula, pwede naman gamitin. Basta isang piraso ng medium na sibuyas. Yan, ha. Yun ang ano rin, isa sa mga nagpapasarap sa ating tuna sisig. Then isusunod na natin yung ating yung tinatawag na pampagana, yung ating sili. Yan na ginamit ko dyan is yung berde. So kahit damihan ko, hindi ganun yung kahanghang. Kung gagamitin nyo po yung siling labuyo, pwede po nating isa lang gamitin o dalawa kasi medyo mahanghang po yun. Yan na berde naman, kaya hindi naman ganun siya kahanghang. Yan, so yan, isa-separate din natin yan. I-prepare na natin para at least mabilis yung pagluto. Yan ang ating chicharon. Yan na 1 cup ang gagamitin natin. Yan, and then i-crush natin siya, dudurugin natin. Yun yung gagamitin natin pan-toppings sa ating tuna sisig. Bukod sa look so yummy, it tastes delicious. Yan, bali, panghuli na natin nilalagay yan. Yun yung ating pinaka-toppings. Para at least may crunchy tayo na kinakagat. Yan. Tapusin lang natin, dudurugin. Yan. Then, yung ano na rin, yung itlog. Yan, i-ano na natin, i-crush na natin. Para at least, isahan na lang mabilis ang ating pagluluto. Yan. Yan lang, low fire lang tayo. Yan na ilalagay na yung ating butter. Yan, so kailangan nating i-melt. Then yan, squeeze lang natin. So yan, butter or margarine, pwede natin gamitin yan. So kung wala naman talaga, no choice, may pwede tayong gumamit ng mantika. Yan, yung lalagay na natin yung ating sibuyas. Yan, halo-haloin natin. Halo-halo. Yan, nailagay na natin ating sibuyas. Ngayon, isusunod naman ang ating tuna. Yan yung dalawang lata ng tuna. Then, imimix din natin. Yan, halo-haloin din. Then, ngayon, nilalagay naman ng ating paminta. Yung ground pepper natin. Yan, tapos isusunod na natin ng ating Maggi soy sauce. Napakasarap na to, yun yan. Then, 1 tablespoon. Then, ang next naman natin gagawin ay ang ilalagay natin ang ating sili na berde. O kung meron kayong siling labuyo, yan. Ilalagay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, i-rinse lang natin para lalong magandang tingnan ang ating tuna sisig. Yan, sininod ko na yung itlog. Yan, ang dalawa. Kung pwede kayong gumamit ng isa lang kung malaki yung itlog. Kung katamtaman lang, pwedeng dalawa kasi namalit yung itlog dyan. Then, yan. Yan po mga kaluto, susunod lang po natin ang ating chicharon. Ang dinurog na chicharon ni Aling Nina. Yan na, para at least may nakakagat tayong malutong. May nakakagat tayong crunchy. Yan na, para at least lalong dagdag sarap sa ating tuna sisig. Yan. Lagyan natin ng toppings na chicharon. Ayan, iayusin natin.
Then yan, yeah. Lagyan na rin natin ano, option na lang naman kung lalagyan nyo ng lemon or calamansi. Tawag po kasi sa Espanyol ay lemon. Sa ating lingwahe ay lemon. Yan, sarap po ng ating sisig. Yan mga kaluto, luto na yung ating tuna sisig. Yan, pwede nating haluin na yan pag kakainin na natin para at least may halo yung mga ingredients at lalong sumarap pa ating special na tuna sisig. Yan o, napakasarap niyan. Maraming salamat mga kaluto sa panonood. Hanggang sa muli.